I was never been informed of these particular issues. Andiyan lang po ako sa opisina ko, then I was never been informed that there is something going on. I came to learn only that Ferdinand Marcos Jr. was the, newly nominated chairman of the PEP. Sa social media ko lang nalaman. Isang petisyon ang inihain ni National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Commissioner Abubakar Mangelen sa Commission on Elections kahapon. Layo nito na ipawalang bisa ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inisyo ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Nagpakilala si Mangelen na ang lehitimong chairman ng PFP. Iginiit ni Mangelen na hindi otorisado, depektibo, invalid at walang bisa ang CONA ni Marcos. Wala umanong nangyaring convention, hindi dumaan sa proseso at hindi siya naabisuhan, maging ang ibang opisyal ng partido na pinalitan na pala siya ni Marcos bilang chairman. Kaugnay nito ayon kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, kung mapagbibigyan ang hiling ng petitioner, magiging independent candidate na lamang si Marcos. Particularly important here eh yung answer ng respondent, no? Because the respondent will have to file an answer. Now, whatever anyone else says, right? If they're not part of this case, then doesn't really matter. Sa isang pahayag na inilabas ng Partido Federal ng Pilipinas Regional Chairpersons, tinawag nilang propaganda lamang ang mga inihaing reklamo laban sa kanilang standard bearer. Paliwanag pa ni Jimenez, batay sa proseso, magpapadala pa rin sila ng summons kay Marcos para sagutin ang petisyon sa loob ng 5 araw. Kasunod nito ay magtatakda ng preliminary conference. Same procedure, ang hinihingi niya kasi is declaration of nullity ng CONA and disqualification. So katulad lang ng pangkaraniwang proseso lang, no? Katulad ng ibang dinidescribe natin. Magkakaroon tayo ng summons, magkakaroon ng opportunity to answer. Samantala, isinigawa naman ng COMELEC ngayong araw ang Trusted Build para sa 2022 National at Local Elections. Ang Trusted Build ay isang proseso kung saan kinocompile ang mga readable text o mga source code at executable file na gagamitin sa automated election system. Sinaksihan ng ilang political party, mga kinatawan ng media at election stakeholders ang isinagawang proseso. A Trusted Build is a process that we are performing using several security and verification measures to make sure that the executable codes to be used in the election is confidently shown to be a faithful and authentic representation of the source code. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.